Alright, welcome back to my YouTube channel, Armandis Vlog. Ito ho, latest update tungkol dito sa tago ng tago na si Kibuloy at itong kanyang mga kasamaan na akusado ho dito sa nilabas na warrant of arrest na walang piyansa, Nobel recommendation. Ah, alam nyo ho, mga kaibigan, magandang development ito. Sinuko na ni Kibuloy ang kanyang natitira pa na napakaraming armas. Naku, marami-rami ito. 21. Marami ho ito. At siyempre itong kasama na akusado na barangay captain ho ay siya hong nagsuko sa pamamagitan ho ng kanyang abogado. At siyempre ayon ho dito sa information na nakuha natin, reliable information, ay nagpapahiwatig, nagkakaroon po ng negosasyon. Nasusuko na anumang oras itong barangay chairman na kasangkot ni Kibuloy. Naku po, maganda itong talakayin, magandang development. Yan po lahat ang ating tatalakayin. Bibigyan po ng komentaryo, public opinion. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Palakpakan muna, mga kaibigan. At shout out po sa lahat. Alam ko ho, napakarami ang nag-aabang dito po sa panibagong latest update dito ho sa tago ng tago na si Kibuloy. Ang taong bayan ay naiinip na din at nagtatanong kung kailan po ito mapupusasan upang dalhin diyan po sa kulungan. Para lubos nyo pong maunawaan, mga mahal kong taga-subaybay, ay samahan nyo po akong panuorin, pakinggan itong latest update ho dito kay Kibuloy. Buhat po dito sa Abante Tonight, Visayas, Visayas Mindanao pa nakalagay. Ano nakalagay ba dito? Buhat sa Abante Tonight, heto po. Chairman nakasabuad ni Kibuloy susuko. Ito po ay kahapon, May 27, 2024. Gusto ko pong ibahagi ang nilalaman po sa inyo nito. Eto, posibleng sumuko anumang araw ngayon ang isa sa kasamang akusado ni Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Ito pala yung kasama din ni Kibuloy, kasangkot ay ayon nga dito sa artikulo ay posibleng sumuko anumang araw ngayon po. Magandang balita ho ito, mga kaibigan. Yan po ang matinding epekto. Matinding epekto nitong dalawang batalyon na PNP SAP na pinadala ho diyan ho o sa Davao. At marami po ang layunin nito. Malaki po ang sakop. At malaking question mark din po, mga kaibigan. Nagpapahiwatig lang po na talagang yung mga nakaraang nirelieve diyan na PNP. Shout out na mga nakapisto diyan na PNP before diyan sa Davao, mahigit apat na po na nirelieve ho. Nagpapatunay lang ho na nagbibigay kayo ng proteksyon dito kay Kibuloy, dito sa mga kapwa akusado ni Kibuloy. Sabagat no, hindi sila natitinag, mga kaibigan. Talagang nagmamalaki pa sila itong kampo ni Kibuloy, at lalo na si Kibuloy na hindi susuko.
Ba't ngayon ho ay nagpapahiwatig ko sila, nasusuko. Ang dahilan, alam nyo, ha, common sense na, gipit na ho sila. Wala na po silang pagtataguan. Ha? Okay, idiretso po natin. Ah, yan ang sarap bigyan ng patuloy na komento ito, komentaryo. Kaya mauubos po ang oras natin. Kukulangin po tayo sa oras, kaya tapapyaw lang po kaunting padaan. Eto, ituloy po natin, mga mahal kong taga-subaybay. Eto pa. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group CIDG Director, Police Major General Leo Francisco, mayroon umanong ongoing negotiation para sa pagsuko ni Barangay Tamayong Chairman Crescente Chavez, Canada, ang isa sa mga kasamang akusado ni Kibuloy sa mga nasabing kaso. O, kumpirmado, mayroon pong naganap at nagaganap patuloy na negosasyon dito tungkol sa pagsuko ni Barangay Chairman, Tamayo Chairman Crescente Chavez. Ito yung, kung matatanda nyo po mga kaibigan, ay isa sa mga naaresto nung nilabasan ng warrant of arrest. Kasama itong mga babae, ba't siya po ay naaresto, hindi sumuko, ba't nakapagpiyansa ho, nakapaglagak po ng kaukulang piyansa para sa pansamantalang kalayaan. But dito ho, sa kinakaharap niya na kaso na Nobel Recommendation, huling warrant of arrest na lumabas ho, ito po ay Nobel Recommendation, dito po siya nagpapahiwatig at nagkakaroon po ng negosasyon na posibleng sumuko anumang araw, mga kaibigan. Magandang balita ho yan. Ha, napakagandang balita ho, mga kaibigan. Napakagandang development. Ha? Kayo ba ay natatakot talaga sa PNP sa? Ha? Yan ang epekto. Ah, isa yun, pero may pa lang. Ah, dito sa mga PNP sa ay kagulat-gulat, mga kaibigan, ay kung samahan pa ng ika nga po'y tunay at tapat na serbisyo sa Republika ho ng Pilipinas. Counting pa daan, kung mapapansin nyo po, mga kaibigan, yung PNP, NBI, kasama ang PNP at NBI, na narido, diyan po sa pagmamayari ni Kibuloy, pagpasok pa lang ho ng gate, alam mo ang ginawa ng PNP at ng NBI na kasama, ay nakipagkamay, nakipagbiso-biso, mga kaibigan. Hindi po tayo nagmamaalam. Hindi po tayo nagmamarunong. Kahit saan po tayo magsaliksik, at ayon din po sa ating pinag-aralan, kapag ikaw ho ay nagkandak at nagkaroon po ng pagsisilbi ng warrant of arrest o search warrant, hindi ka na dapat makikipag-usap ka dito sa tao na una na magpapaalam ka para magsilbi ng search warrant o warrant of arrest kung papasok po kayo, mga kaibigan. Hanggang doon lang po. Ba't pagpasok nyo ho, hindi na pwede kayo makipagbiso-biso, makipag-istorya, ang gawin nyo ho. Ay, kung may search warrant, galugadin, tingnan ang parameter at ang lokasyon. At baka nandiyan si Kibuloy. Wala na yan, biso-biso, mga ganyan-ganyan, kamay-kamay. Para sa madali ang aksyon. Alam ko ho, kakaiba itong PNP SAP. Talagang matindi ito. Sana po hindi ganun ang mangyari. Walang red carpet pagpasok. Aba, ay kung makikita mo sa dati pong nagsilbi ng warrant of arrest, papayakap-yakap pa. Habang yumayakap po kayo, ay baka nakatakbo na si Kibuloy diyan sa tanim. Ha? Matunog ho. Marami nagbibigay ng public opinion na itong si Kibuloy ay nasa tanim lang di umano nagtatago diyan sa Davao, part 2 ng Davao. Habang nagbiso-biso kayo, nagkakamay-kamay kayo, nagsiserve ng warrant of arrest before, ay nandiyan lang sa tunnel. Imbis na magbiso-biso kayo, ay dapat tinignan nyo itong tunnel na ito at nagkaroon po kayo ng search warrant. Hindi ho eh. Diyan lang ho sa isang maliit na lugar kayo pumunta. Ha? Yan lang kayo nag-search sa isang napakaliit na lugar. Dapat whole lahat
Kahit gaano kalaki ang pagmamay-ari na yan, may paraan ho para lubos po lahat na ikangap ho'y ma-search at nasa ganun po makita kung nandyan nga ba si Kibuloy nagtatago. Ahaba tayo dyan eh. Yan ang sarap kaya lang eh, ito pa. Tapusin po natin ito mga kaibigan. Ha? Eto. Nasa na tayo? Eto. Si Canada ay barangay chairman kung saan nakatirik ang Kijus, ang KOGC o tinatawag na Prayer Mountain. Nitong Sabado lang ay isinuko ni Canada sa pumagitan ng kanyang abogadong si Atty. Estrelito Torreon ang kanyang 21 baril sa CIDG Regional Field Unit. Yan po mga kaibigan, ang latest update. Ha? Pagkatapos yung magsuko ng 21 baril, ito nga si Inting na barangay chairman, ay nagpahiwatig na susuko na ng personal. Oh, mga kaibigan, maganda pong development yan. Ako'y nagtataka lang, kita nyo ho, napakadaming baril, mga kaibigan na sinuko. Bakit hindi pa nyo sinuko itong mismong naghahawak ng baril na itong si barangay chairman? Mga kaibigan, kukulangin tayo sa oras eh kung isa-isahin natin po ito. So ito po, bigyan po natin ng parto tungkol naman dito sa mabilisan na pagsuko ng 21 baril na pagmamay-ari ho ni Kibuloy na ang nangangalaga po itong barangay chairman na nagpapahiwatig po na susuko. Ay gipit na eh, kaya sinuko, di ba? Gipit na kayo, natakot kayo sa PNP sub na talagang magkakaroon ng malawakan ng pang-raid, pag-search sa ari-arian. Alam ko, hindi ko pinapangunahan itong mga kinaukulat. Mga kaibigan, abangan po natin ito. Ano ba ang mangyayari sa pagsuko? At ito ba ay talagang susuko? Itong barangay chairman na ito nakasabwat ni Kibuloy? Pwede ho ito. Maganda ho ito pagsumuko. Pwede pong mangyari. Ikanta niya ang kanyang amo kung saan nagtatago. Ay baka nga ho ito ay magkasama pa itong dalawang ito eh. Ang nagbibigay ho ng proteksyon dito sa barangay chairman na gustong sumuko ay si Kibuloy din. Kumpas ni Kibuloy. Mga kaibigan, ha? Sino yun? Ang mga pulis dati diyan na nakapiston na nirelieve at ang matataas na politiko. Dahil ito po isang ordinaryong tao, mga kaibigan. Noon nga, ito po ay nahuli sa pamamagitan po ng pagsirbi ng warrant of arrest but nakapagpiyansa. After 1 week ko, lumabas ang another warrant of arrest. So, hindi po mahuli ito sapagkat binibigyan ng matinding proteksyon ni Kibuloy. But anyway, katulad po nating nasabi, abangan po natin ito at hindi po tayo sa ngayon, hindi pa nagmamadali. Dahil kapapadala pa lang ho ng PNP sub diyan ho sa Ikangapoy, Davao. Abangan po natin ito kung ano ang magiging development isang araw, next araw. Dahil kaupo lang po eh. Hindi pa pwede natin ikangay ito husgahan. Dahil ginagawa pa lang, alam ko, ang kanilang mga plano nito, mga PNP sub nito tungkol dito sa pagtugis, confidential na pagtugis dito kay Kibuloy. Kaya kaabang-abang ho ito, mga kaibigan. Alam ko sa pamamagitan ho ng PNP sub na bagong talaga diyan sa Davao ay mapupusasan itong si Kibuloy. Hindi man po ngayon, sa isang araw, bukas, makalawa, mangyayari po yan. Magigising tayo na si Kibuloy ay nakikita natin sa social media na papanood na may pusas po ang dalawang kamay upang dalhin diyan sa tunay na riyas na bakal. Wag lang po itong mga pinpaysap na ito ay magpasakop at masilaw sa kayamanan at kumikislap na kayamanan ni Kibuloy. Alam ko, nakuha nyo ang gusto ko pong ipunto. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.